is Mamsel TV, and if you have not subscribed to my channel yet, kindly do so by clicking the subscribe button and by tapping the notification bell so you'll get updates every time I have new videos. Thank you! Alright, so let's get started. Before anything else, guys, please bear with me today. Please bear with how I look today. I just tied my hair up. And that's it! Wala nang pagkime-kime pa. Ayan. At may pimples ako dito, napakalaki. Ang dami niya, hindi lang halata. Okay, so, ayan. Wala tayong magpa-arte-arte dito. Ang pag-uusapan natin ngayon sa video ito ay kung bakit nga ba mahirap kunin ang 4K public watch hours. Tama ba? Oh, tama naman yung sinabi ko. 4K watch hours. Sobrang hirap talaga nun, guys. Sobra! Kung hindi ka nakakachambang makapagpa-viral ng videos, kung hindi interesado yung mga tao sa videos mo, hindi nila papanoorin yan. Promise, guys. Ako, sobra kong effort mag-vlog noon about YP, about sa kung ano-ano. But, dahil na hindi tayo sikat, walang may interesado sa atin, walang masyadong nanonood na ang nagiging resulta ay ang mabagal na pagpasok ating WH. But, ayan, nakahanap ako ng paraan kung paano ko napabilis yung pagdami ng watch hours ko. Pero sana nga sabi ko, sana noon ko pa nalaman ko. Sana noon ko pa sila nakilala. Para siguro kung noon ko pa sila nakilala, kung noon pa ako nakapasok doon, sana matagal na monetize yung channel ko. Guys, totoo to ah. Walang halong, ano to, walang halong kalokohan tong sinasabi ko ah. Basta totoo to, guys. Maniwala lang kayo sa akin. Kasi, honestly, doon talaga dumami yung WH ko. Pero, pumasok ako sa team na yon. O, nasabi ko na, team. So, team. Ayan, mamaya, pag-usapan natin yan. Pumasok ako sa team na yon, 3,000 na yung WH ko. But, eto guys, honestly, 1 week pa lang ako sa team na yon, nadagdagan kaagad ng 400 yung WH ko sa pamamagitan ng later natin mag-uusapan yan. Okay? So, ganito kasi yon. Mamaya, story lang. Bibigyan ko lang kayo ng konting story para ma-inspire din kayo. Malay nyo, ma-inspire din kayo sa story ko. Kasi for sure, hindi lang din ako ang nakaka-experience ng ganun. Ito na, ikukwento ko na. Para hindi na masyadong humaba yung pag-uusap natin ito. Sa vlog na ito, mag-uusap lang tayo. Magkakwentuhan lang tayo. Wala kayong kahit anong makikita dito. Walang mukbang, walang unboxing, walang review, walang products review, walang makeup. Magkakwentuhan lang tayo dito sa vlog kong ito. Para malay nyo, ma-inspire din kayo, diba? So, ayun na nga, balik tayo sa WH. I've been in YouTube since December 5, 2019. Diyan na naman ako sa screen nakatingin. And I started uploading videos the next day, December 6, 2019. And sabi ko noon sa sarili ko, ang hirap mag-ipon ng subscribers. Diba nga, ilang beses na nating na-vlog kung paano ko nakuha yun, ganyan. Panoorin nyo na lang, i-scan nyo na lang yung mga videos ko, guys, kung interesado kayo. Pero kung hindi naman, okay lang din naman. Hindi naman kayo pinipilit. Okay. So, yun nga. Nag-start ako mag-upload December 6. Pero, nangangalap pa rin ako ng subscribers. As in, sobrang kusing-sing yung pinipm ko noon. Sobrang pagmamarket ko ng videos ko, ng vlog ko sa Facebook. Pero, hindi pa rin siya ganun kadali. Hindi pa rin sila magsusubscribe sa'yo. Hindi pa rin sila papanood yung videos mo kahit nag-share ka na in social media. Kaya, ang ginawa ko, nag-isip ako ng paraan. Kung, dati kasi nakafocus ako sa subscribers kasi hindi ko pa naman alam yung WWH na yan. So, nag-focus ako sa subscribers. And dun ko nakilala si Brother Woods. And dahil kay Brother Woods, marami ako nakilala ng mga bagong kaibigan. Ayun na, nagsimula na yung nag-start na ako mag-fishing. Di, ayun na, dumami na, nag-1K na yung subscribers ko. And, nung nag-1K subscribers na ako, nag-stop na ako sa fishing, sa pakingisda, sa dikitan, sa pursab, yung mga ganyan. So, kasi nga nakuha ko naman
naging 180, ang kailangan ko na lang yung 4,000 watch hours. Pero hindi pa rin talaga ganun kadali. Mas mahirap pala kunin yung 4K WH, guys. Sobra. And dumating pa ako sa point na sumuko na ako. Alam nung mga dati kong, ay mga dati kong patin yan, sa hashtag TV WH, alam nila yan. Sobra, lala na si Uncle Ben's Works TV, pero hindi ako tinagdalan yan. As in, hanggang sa dumating pa yung point na binigay ko yung account ko sa kanya, siya na yung nag-livestream para sa akin, para kahit pa paano makatulong siya, para hindi na ako mag-give up, para hindi na ako mag-quit sa YouTube. Alam ni Peds yan, as in, talaga. Shoutout nga pala, Uncle Peds Works TV, kung nandiyan ka nanonood. Ayan, kasi sila kung sinasabi, ayoko na, hindi ko na kaya. Tapos nag-ano pa ako noon, nag-self-pity pa ako noon, kasi bakit, sabi ko sa sarili ko noon, bakit ayaw nila sa akin? Lagi ko rin sinasabi na nagko-compare kasi ako. Yun yung pangit na ginawa ko talaga nun. Nagsisi talaga ako yung nagko-compare ako. Kasi wala pala talagang maidudulot na maganda yung pagko-compare. Kaya nga sabi nung isa sa mga nabasa ko, do not compare your success to others. Diba? Do not, ano ba yung exact na sinabi ko? Don't compare your achievements to others' success. Kasi kahit gaano pa kaliit yung achievement mo, achievement pa rin yun. Diba? Maging masaya ka lang sa kung anong nararating mo. Yun yung hindi ko nakikita dati. Especially nung sobrang, nung nagla-livestream pa ako, nung wala pa ako sa team na to. Grabe, as in, sobrang ayoko na, hindi ko na kaya. Paano ba naman, magla-livestream ako, dalawa lang yung tao. Padalawa-dalawa yung live viewers ko. Yung isa doon, ninja ko pa. Tablet ko pa. Diba? Sino ba namang hindi mawawala ng gana pag ganun na umaabot ng 3 hours yung livestream ko noon, pero wala talagang tao. Pero pag sinisilip ko naman yung livestream ng iba, bakit may tao naman doon? Bakit ang daming nanonood sa kanila? Kahit naglo-loading pa yun na, hindi stable yung internet nila, yung wifi nila, or yung data nila. Hindi stable, as in loading pa. Pero nanonood pa rin yung mga tao sa kanila. Pero bakit sa akin, okay naman yung camera ko, yung sa yung cellphone ko pala, malinaw naman yung mukha ko, okay naman yung internet connection, pero bakit ayaw ko tampayan ng mga tao? Ganun talaga guys, naiisip ko talaga nun. Hanggang sa talagang ayoko na, I give up, I quit, ayoko na mag-YouTube. Oo, dumating talaga ako sa point na ganun. As in, ayoko na, kasi para akong tanga. Shoutout nga pala sa 2 viewers dyan. Di ba nakakatawa? Maaawa ka talaga sa sarili mo, guys. Tapos meron pa yung time na nagla-livestream ako, biglang na lang akong naiyak. Kasi sa sobrang awa ko sa sarili ko na, oh my goodness, pang 3 hours ko na, pero ganun pa rin yung viewers, dadalawa. Shoutout ako, shoutout sa 2 viewers, shoutout sa 3 viewers. At pag ganun guys, sobra. Ang sakit sa puso, ang sakit sa damdamin. Magtatanong ko talaga anong mali sa akin. Bakit ayaw nila akong panoorin. Yung mga ganun. Pero buti na lang talaga nakilala ko tong team na to. Ito na, ipinapakilala ko na sa inyo yung dahilan kung bakit ako lumalaban ulit sa YouTube. Kung bakit nabuhayan ulit ako ng loob at ng pag-asa. Maraming salamat nga pala sa team na to. Dahil sobra akong naging masaya ulit. Basta, iba yung noon sa ngayon. Noon, parang sobrang lungkot, as in ang bababa ng energy, ng basta lahat. Pero ngayon, sobra na ulit akong nabuhayan ng loob, ng pag-asa. Sobra talaga. Kaya thank you guys. Ito na nga pala, pinapakilala ko ang Team Lamion! And thank you kasi sa live stream na to kay Vin Daddy. Kay Vin Daddy ko nakilala ang Team Lamion. Nung pumunta ko sa live stream ni Vin Daddy, nakilala ko sila and then pini-DM ko kaagad yung admin. Shoutout nga pala Madam Admin, Rose Montecalvo, maraming salamat sa mga words of wisdom mo na sobra talagang nakaka-inspire sa mga katulad kong small YouTuber, sa mga katulad kong hindi pa monetize yung channel. Ayan, nandiyan lahat, pati mga members, sa inyong lahat, wala akong masabi sa inyo guys, lalo na nung bago ako. Walang bago, walang tuma sa Team Lamion, guys. Kung pasok pa sa Team Lamion, pamilya ka. At alam mo hindi, at alam mo may mga taong nasa likod mo lang at hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan. Kumbaga parang pag nasa Team Lamion ka, asahan mo may susuporta sa iyo.
sabi din ng iba, hindi mo kayang mag-isa sa YouTube kung hindi ka sikat, kung hindi ka magaling magpa-viral ng video, hindi mo kakayanin mag-isa. And ako guys, based on my own experience, totoo yun. Inaamin ko guys, hindi madali talaga ang pag-YouTube kung walang mga taong nakasuporta sa'yo. Kaya sobra talaga akong masaya dahil nakilala ko ang team Lamion. Ako baka magkaiyakan pa tayo. Ayan guys, ang laki ng naitulong ng team Lamion sa akin. Kasi nga kagaya ng sinabi ko kanina, nung pumasok ko sa team, 3,000 yung WH ko. Tapos in 1 week na pagla-livestream ko sa tulong nila, naka-earn ako agad ng 400 WH. And guys ha, hindi pa everyday yung livestream sa team Lamion. Hindi everyday, pero sulit na sulit, promise. Kaya kung interesado kayo, kung gusto nyo pang malaman kung ano nga ba yung magic na kayong ibigay ng team Lamion, pwedeng-pwede nyo i-message yung aming admin. Mag-comment lang kayo dito sa video ko na ito. Mag-comment lang kayo kung kaninong messenger or kung sino yung kukontakin para makasala sa team Lamion. Pwedeng-pwede po yun guys. Ina-encourage ko kayo, lalo na sa mga hindi pa monetize na gustong-gusto nang ma-monetize yung channel nila. Team Lamion na po ang sagot sa inyo. Ang sasagot sa inyo. Promise guys. Ayan. And dahil nga nagkwentuhan lang tayo dito sa video na ito, gusto ko na rin talagang hingin. Gusto ko na rin gamitin yung time na to para makapagpasalamat nga sa mga taong hanggang dulo hindi ako iniwan. Pati sa mga bago kong kaibigan dyan ngayon sa Team Lamion, maraming salamat. Akal Pets Works TV, salamat. Sarah Domingo Freddy, thank you so much din. So, ayoko na rin palang isa-isahin kasi baka magtampo yung mga hindi ko mamemention. Pero sa admin ng Team Lamion, thank you so much po talaga. Dahil wala po ako dito ngayon, baka matagal ko na rin na-delete yung YouTube ko kung hindi ako napasok sa team na to. At kung may mga nakalimutan man akong sabihin, kasi biglaan ang vlog to, para lang pang update din sa YouTube kasi ang tagal lang walang vlog, puro live stream na. Kaya dumaldal lang ako dito. Ngayon kung may mga information akong na-miss, pwede nyo naman akong kontakin sa akong Facebook page na Rosel TV. Hindi ko pa siya na-edit kasi ngayon Momsel TV na ako. Pero pwede nyo po akong kontakin doon. Kung may mga katanungan kayo, i-PM nyo lang po ako doon sa aking Facebook page na Rosel TV para pag-usapan po natin kung ano man po yung mga kaya ko pang itulong sa inyo. Nandito lang din po sa Rosel TV kasi may mga taong tumutulong din sa akin. So nandito rin ako para itulungan din kayo. O, diba? Ayan, so masyado nang mahaba tong video na to. Nakipagkwentuhan lang naman ako sa inyo. And sana kahit pa paano may natutunan kayo. Huwag kayong mag-give up. Maghanap lang kayo ng solusyon kung ano yung rason kung bakit kayo pag-give up na. Maghanap lang kayo talaga ng solusyon. Hindi yung pag-give up ang pinaka-list na lang yun na isipin ninyong option. Yung pag-give up. Kasi hindi mo lang alam, maraming tao dyan na handa kang tulungan, handa kang suportahan, hindi kayo iiwan. Ayan, promise guys. Basta, yung mga ano dyan, mga outside ng Team Lamion na nanonood dyan, i-PM nyo lang po talaga ang aming admin. Kami na po ang bahala sa WH. Promise po yan. So, ayan, maraming salamat po sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana, huwag nyong kalilimutan ng thumbs up sa video ito. And yun nga, pag may katanungan kayo, pwede nyo akong i-message lang. I-PM nyo lang po ako. So, yun lang po. Maraming salamat at kita-kits po sa akin next videos. Eventually.